Naisip nyo na ba kung paano nga ba ginagawa ang ating mga kalsada? Yung mula sa lupa mismo, hanggang sa maging konkreto. Gusto nyo malaman o makita? Mahalaga ang mga ito. May silbi sa buhay mo. Gusto mo malaman kung paanong ginagawa ang mga ito? Panoorin mabuti dahil ganito ang tama. Bago maging konkreto at magamit ang kalsada, marami itong proseso na pagdaraanan. Ang lahat ay nagsisimula sa earthworks o paglilinis, paghahanda at pagsasaayos ng paglalagyan ng kalsada. Kasali dito ang paghahawan, pagbubungkal o pagtatambak kung kinakailangan. Ito ay paglilipat ng lupa o paglalagay ng lupa. Ito yung cut and fill. Hanggang sa paglalagay ng subgrade ng kalsada. Ang gagawing earthworks ay nakadepende sa itsura o ayos ng lupa. Kung ito ay patag, mabundok, o kaya naman ay dati ng kalsada. Inaalam ng mga engineers kung ano yung mga obstructions along the road section na kailangang putulin o kailangang tanggalin. Ginagawa ang paghahawan o pag-aalis ng mga sagabal, pagpuputol o paglilipat ng puno, at iba pa. Pero hanggat maaari, dapat ay hanapan ang paraang maiwasan ang pagpuputol ng puno. Una dito, ang site preparation. Ang site preparation ay ang paghahanda ng lugar kung saan ilalagay yung kalsada natin. Kasama sa paghahanda, ang land surveying at staking na naaayon sa plano. Sa site preparation pa lamang, ay inaalam na ng mga engineers ang hangganan ng trabaho o proyekto. Inaalam ng mga engineers ang lapad, ang sukat na paglalagyan ng kalsada. Tinitingnan kung ano yung mga obstructions along the road section na kailangang putulin o kailangang tanggalin. Pero paalala, hindi pwedeng basta-basta ang gawing pagputol sa mga puno. Dahil kailangang mayroon itong permit na galing sa kinauukulang sangay ng gobyerno. Nag-uumpisa ang paggawa ng mga kalsada sa clearing at grubbing, kung saan nililinis at hinahawa ng lupa sa mga bagay na hindi kailangan. Sa clearing process, inaalis ang mga unwanted o unnecessary surface materials na nasa lupa. Kasama dito yung mga pagtatanggal ng mga damo or mga organic na mga material na nandoon sa ating paglalagyan ng kalsada. So, kailangan bago ilagay yung kalsada, sinisiguro muna natin na walang mga organic material na nabubulok bago mailapat yung kalsada. Sa grubbing naman, inaalis at hinuhukay ang mga materyales na nakabaon, kagaya ng mga ugat, kahoy, sukal at iba pa. Nararapat na ilagay ang mga ito sa designated disposal areas na itinakda ng LGU. Sa proseso ng clearing at grubbing, maaaring gumamit ng mga appropriate machine o kaya naman ay mano-mano, depende sa sitwasyon ng lugar. Pero teka, sa kahit anong roadwork na ginagawa, importante ang traffic management at safety. Kaya naman kung mapapansin nyo, palaging may mga babala at enclosures bago ang mga ginagawa na daan o kalsada. Ito ay bilang proteksyon na rin sa ating lahat, mga manggagawa, pedestrians, at motorista. Kapag nalinis na ang lugar na gagawing daan o kalsada, ginagawa ang excavation sa mga sumusunod na sitwasyon o kondisyon. Mabundok na lugar o kailangang magtabas ng lupa. Magsasaayos ng drainage. O kaya ay malambot ang kasalukuyang subgrade.
Ang excavation ay ang paghuhukay sa mga lupa at mga bato o anumang bagay na makasisira o hindi makagaganda sa roadbed sa gawaing kalsada. Nagsisimula ang excavation o paghuhukay sa pag-survey ng area. Sa excavation o paghuhukay, importante ring masunod ang takdang lalim at taas na nakatakda sa plano. Ito ay kinalculate ng mga inhenyero para lumabas yung exact value na kailangan nila sa pagde-design. Yung mga value na ito ay ginamit din or kinumpute para lumabas yung mga tamang sukat na kinakailangan na ilagay sa plano. At ang mga sukat na ito ay ang kailangang magawa sa site. Sa sitwasyon kung saan ang kasalukuyang lupa ay mababa at kailangang itaas, nagkakaroon ng pagtatambak o embankment. Kung ang lupa ay may taglay na nabubulok na bagay gaya ng damo o kahoy, kakailanganin linisin muna ito bago ang pagtatambak. Kailangang ang panambak na lupa ay hindi maburak at nagiging maputik pagbasa o kaya ay may halong waste materials. Kung mayroong embankment o pagtatambak, kailangang gawin ng spreading at compaction. Ang spreading ay ang pagkalat ng lupa na itinambak, habang ang compaction ay pagpipitpit o pagsisiksik ng lupa. Kung sa hillside o sa existing embankment, nagkakaroon ng benching. Ang benching ay ang pagtabas ng lupa o paghuhukay ng lupa sa mga bundok para mas maging stable yung mga slope natin. Para maiwasan natin yung erosion, maiwasan yung pagkalaglag at hindi natin magamit yung kalsada. Kasi kapag may erosion yung kalsada, hindi madaanan. Para sa roadway embankment, inilalagay ang panambak na lupa layer by layer. Ibig sabihin, sa bawat 150 mm na kapal na tambak, ay sisiksikin itong mabuti bago ilagay ang susunod na layer. Isa pang gawain sa earthworks ay ang subgrade preparation. Ang subgrade ay ang soil surface o lupa kung saan ilalagay ang iba't ibang salansa ng materyales para sa concrete road. Ito ang pundasyon ng ating mga kalsada. Ang tanong, paano nga ba isinasagawa ang subgrade preparation? Alam nyo bang may dalawang pagsusuri na ginagawa para sa lupa? Una, sa laboratorio sinusuri ang lupa mula sa sample na galing sa proyekto gamit ang salaan o sieves. Pagkatapos itong matuyo gamit ang oven para makuha ang resulta ng plasticity at compaction ng lupa. Sa lokasyon ng proyekto naman, ginagawa ang pagsusuri na FDT o Field Density Test kung tinitimbang ang tubig na nawala sa lupa at kung pasado na ang pagkakasiksik o compaction nito. Ginagawa po ang mga pagsusuring ito upang malaman kung ang lupa ay pwedeng gamitin sa proyekto. Upang makasiguradong tama ang pagkakagawa ng subgrade, nararapat na idaan muna ito sa ilang testing procedures. Kung pumasa na sa naaangkop na standards, nakakasigurado tayo sa kalidad ng pundasyon ng ating kalsada. Ito pong mga test na ito ay required doon sa specification ng mga kalsada. Kung titingnan, marami pang proseso bago maging concrete road ito. Pero para matandaan natin ang unang mga hakbang sa paggawa ng kalsada, alalahanin lang, clear excess na kumakatawan sa clearing and grubbing, excavation, embankment, at subgrade preparation. Tandaang mabuti, kailangang alam natin kung paano ito ginagawa dahil ganito ang tama.